guys! Good morning, good day mga kumans, kapaps, kamusta po kayong lahat? I really hope that you're all doing well, lalong-lalo na po dun sa mga kababayan ko sa Pilipinas na naapektuhan po ng bagyong Rolly. Sana po ay mabuti ang inyong kalagayan and let us continue to pray for each other's safety, specifically for those who are located in the Visayas and Mindanao region. Welcome back to my YouTube channel and magpapakilala po muna ulit ako. Ako nga pala si Mary Andivilia, but you can also call me Mandy or Mayan, and I am a nurse currently working here in Ireland. Without further ado, why did I choose Ireland over other countries? First reason, salary. Did you know that nurses in Ireland get paid the third highest average salary in the whole world? In layman's term, mataas talaga ang sweldo. Aba, Pilipinas! Mahiya naman kayo, uy! Kalainan, nanawagan po ako dun sa mga senador sa Pilipinas. Lalo-lalo na po dun sa senador na tinawag kaming room nurse. Baka naman pwede mo nataasan yung sahod, abay mahiya ka naman sa Ireland, uy! So, meron akong agency na kinakontak sa Makati nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos, nakita ko yung paying scale nila dun sa kontrata. Parang, medyo mas mataas talaga ng konti over United Kingdom. Kasi syempre, kapag nag-a-apply ka, hindi ka naman nag-i-stick sa isang agency lang, di ba? Gusto mo rin makichismis. Uy, ano, mas malaki ba yung sahod dun sa kabila? May cut ba sila? Mayroon ba silang placement fee? So, ito yung example na ginawa ko. Dito, makikita nyo na yung basic pay na example lamang ha, is 1,500 euro. So, naisip ko, parang mas malaki yung pounds ng United Kingdom over euro. Kasi, di ba, mas malaki yung palitan nila. Hindi pala ganun yung kalakaran. Kasi sa United Kingdom, si Nurse A, kahit may 4 years of experience, at saka si Nurse B, kung may 6 years of experience, parang pareho lang sila ng basic pay na 1,500. Kung hindi ako nagkakamali, ganun yung mga friends ko na na-interview sa United Kingdom. Pero dito sa Ireland, makikita natin na kung may 4 years of experience ka sa Pinas, pwedeng ang basic pay mo will be starting at 1,900 euro. And kung may 6 years ka naman na experience sa Pilipinas, your basic pay can start at 2,100 euro. And in addition to that, nung nagtatrabaho na ako dito sa Ireland, na-realize ko na kapag Saturday and Sunday, meron din silang additional pay. So kapag Saturday, I think pareho lang naman din sa Ireland and United Kingdom, meron additional na 30% dun sa rate mo sa araw na yon. Pero kapag Sunday dito sa Ireland, double pay, diba? Saya-saya. Kaya, ayan na. Kapag puro Pinoy ang nasa ward nyo, alam na dish. Beshi, can I duty next week? Sunday. Sunday na naman? Beshi, can I make sa duty? Sunday. Sunday na naman? Meaning, lahat ng pagtitiis mo sa Pilipinas, lahat yan bayad. Lalo na yung mga colleagues mo na masungit, hindi ka tinutulungan, lagi na lang umaasa sa'yo, tapos yung manager mo sa tuwing makikita ka, parang kukunan ka lagi ng incident report. Lahat yan, guys, bayad. Diba? Sobrang saya na rin nun. Pak na pak kaya yung dong, pumili ka naman ng bansa na ipaglalaban ka. Mahirap talaga yung malayo ka sa pamilya mo, tapos maghihiwalay pa kayo ng jowa mo bago ka umalis, tapos higit sa lahat, namimiss mo na yung chicken inasal. Mahirap talaga yon, kaya bawiin nyo na lang sa salary para makaabot sa pamilya nyo, para happy na rin sila, di ba? Gusto ko lang din pala i-add dahil ito ay sobrang good news para sa mga nurses na papunta na dito sa Ireland. Last October 1, 2020, tinaasan po ang HSC pay scale dito. So, kung yun nasa kontrata mo, eh, meron ng ganong amount. Pagdating mo dito sa Ireland, tataas pa yon. Sobrang bongga! Sanggit ka naman, uy! Second reason, mas abot kaya na apat na rin talaga ang requirements dito sa Ireland. First is English test, whether it's IELTS or OET. So sa IELTS, listening, reading, and speaking should be 7.0. And kung sumablay ka lang naman ng unti dahi sa writing, 6.5, pwede na rin yun. Sa OET naman, sa listening, reading, and speaking,
Di dapat lahat yan. Pero kung sumablay ka lang din naman ng konti lang naman din sa OET writing, pwede na rin ang C+ dyan. In line with that, the Board of Nursing also accepts overseas nurses with just a minimum of 12 months nursing hospital experience. So, biruin mo, kung kakagraduate mo lang last year, tapos may 1 year hospital experience ka na, pwede ka na rin mag-apply dito. So, kung na-meet mo na yung requirements na yun, na English test and hospital experience, abay, welcome to Ireland na! Pero bago ka maging registered general nurse, you will do either adaptation or RCSI. Sa adaptation, from the word itself, you will simply adapt to the Irish system and routine. So, dun sa adaptation, ang minimum of training is 6 weeks and maximum of 12 weeks. Aba, hindi na rin talaga masama, no? Kasi dun sa training period na yon, bayad yon mga beshi. And dun sa Pilipinas, naalala ko, habang nagtitraining pa ako nung bago akong graduate na nurse, ako talaga yung nagbabayad ng training sa ospital. Tapos meron pang ospital na tumatanggap ng above 80% lang dapat yung score dun sa nursing licensure exam. Tapos meron din naman ng ospital na dapat may backer ka muna. Hirap naman nun, oy! And doon naman sa RCSI, para rin lang yun OSCE ng United Kingdom. So yung RCSI is like return demonstration siya nung ginawa natin ng college. Several stations, and then each station has a different body system or disease na talagang i-explain mo. Tapos sasabihin mo yung 5 moments of hand hygiene sa pagpasok mo pa lang ng pintuan. Basta, kaya mo yun. Kasi talaga naman, yung community dito ng Filipino nurses, sobrang helpful. As in, saludo po ako dun sa mga taong nagre-review amid the pandemic. Lalo na dun kung yung RCSI passer ka, isi-share mo talaga yung natutunan mo, yung thoughts mo, yung mistakes mo during the RCSI exam para makatulong din ng mga ibang nurses na aspiring to be a registered general nurse. Hindi madali yun ah, pero kung may tutulong talaga sa'yo, sobrang ginhawa na rin. Last but not the least, in my perspective, totoo naman talaga na Filipinos are really hardworking kahit saan pang panig ng mundo yan ilagay, di ba? So, pinaka-importante is magkaroon ng work and life balance. Doon naman sa work, doon sa area kung saan ako nagtatrabaho, ginagawa namin yung 7 nights. So, sobrang hirap noon and exhausting. Nakakapagod kasi kung yung pasyente mo ay puro complaints, so 7 nights mo din siya mahahawakan. Pero, look at the brighter side naman. After nung pagtitiis na yun na 7 nights, meron ka naman 1 week off. So, at least, hindi nasasayang yung annual leave mo. So, you can just do 7 nights, tapos 1 week off, and then pwede mo pa itabi dun yung 1 week annual leave mo. So, bali, 2 weeks off ka. O, diba, bongga? Sumunod naman dyan ay yung annual leave. Yung mga bagong nurses, meron na agad na 5 weeks annual leave. Hindi na rin masama kasi while nag-a-adaptation ka ay nag-training dito sa Ireland, you can already put your name on the list on the next calendar year para ma-secure mo yung annual leave mo. Ako, nag-start ako dito sa September ng 2019, tapos natapos ko yung adaptation ko ng November. And then, right after November, nagkaroon na rin ako ng annual leave. I think Pasko pa nga yun eh, which is binigay na lang din sa akin ng manager ko, even if I didn't ask for it. Diba? Sobrang rewarding naman maging nurse kahit papaano dito sa Ireland. Ito ang tip ko sa inyo. For example, yung ward nyo, nag-aalaw naman ng 7 nights, i-grab mo na yon kasi after ng 7 nights, meron kang 1 week night off. And then, kung marami ka namang annual leave na hindi mo pa nagagamit at balak mo pumunta ng European countries or umuwi ng Pilipinas, yung 1 week night off mo, tapos yung 1 week annual leave mo or kung at least 3 weeks of annual leave mo, pwede mo yung pagdikit-dikitin. So, in total, 4 weeks kang vacation leave and yun, tikman mo na lahat ng milk tea sa Pilipinas, beshi! Diba dun sa ibang bansa, parang kinakatakutan mo yung employer mo. Minsan, nasa kanila pa nga yung passport mo eh. Which is dito, hindi naman ganun yung case. So, posible talaga na after ng 1 year or within a year of your stay here in Ireland, eh makauwi ka or minsan twice a year pa nga umuwi yung ibang OFW dito eh. Siyempre, kung gusto mo na rin dalhin yung pamilya dito at mag-settle down dito sa Ireland, let's say tumagal ka na more than 5 years, meron yun
syempre na additional 1 week annual leave ulit. Tapos kapag 10 years of service ka na, meron din ulit additional na annual leave. So every 5 years, nag-i-increase yung annual leave mo, which is okay na okay na rin talaga. Puntahan mo na lahat ng island sa Pilipinas. Wow! At syempre, para dun sa mga bagong kasal na gustong mag-start ng pamilya, mga momsies, you are allowed to have 42 weeks of maternity leave. Yes, you heard that correctly. 42 weeks is equivalent to 10.5 months. Hindi na rin talaga masama. And yung paid doon is 26 weeks, which is 6.5 months. Aba, sobrang okay na yun, no? Sobrang beneficial yun talaga sa mga momshies natin. Kasi isipin mo, makikita mo na gumapang yung anak mo, makikita mo na magsalita ng mama, papa, okay na okay yun. Unlike dun sa ibang countries na hindi mo pa nga natapos magpa-breastfeed dun sa anak mo or parang hindi mo pa nga nakita na tumubo yung unang butil ng buhok niya. Babalik ka na naman sa trabaho, pero dito talagang may work and life balance. At higit pa doon, syempre, huwag naman natin kalimutan yung mga soon-to-be daddy din. Kasi para sa kanila, meron din silang paternity leave dito na paid din talaga. At ang maximum doon e 2 weeks of annual leave. Aba, okay na rin kaya yung emotional support at physical appearance na magbibigay nila during panganganak ng mga momshies. Kasi, di ba, uso din naman yung pagkakaroon ng postpartum depression, and importante na yung kapartner mo ay nandun sa tabi mo. Marami pa nga talagang types of leave dito sa Ireland. Name it all. Pero ang i-discuss ko lang muna ay yung sick leave, study leave, at ang tinatawag nila na career break. So, dito sa sick leave, say for example, umabsent ka dahil nagtatae ka o nagsusunok ka for a day, and then kaya mo na makabalik kinabukasan, okay lang yun. Hindi mo na kailangan mag-secure pa ng medical certificate from the physician. Unlike sa Pilipinas na parang ang sama pa ng tingin sa'yo ng manager mo dahil absent ka pa, tapos magagawa ka pa ng incident report kapag wala ka na ipakitang medical certificate. Diba? Sobrang harsh. Pero dito, hindi naman ganon. Next would be the study leave. So, syempre, paid yung study leave dito as long as it is approved by the nursing management. Again, depende pa rin po yun sa hospital na papasukan nyo. Pero okay na rin kasi say, for example, you are working like 3 days in one whole week. Tapos, 2 days doon is duty sa hospital. And then, 1 day doon is study leave. Kasi nag-aaral ka for masters or anything like that. Dito sa Ireland, may tinatawag sila na career break. And then, when I learned about that, wow, definitely a music to my ears. Talaga nga naman, sobra-sobra naman yung benefits dito sa Ireland. Hindi ka talaga pababayaan. So, first criteria is domestic purpose, second would be educational purpose, and third would be to travel abroad. So, i-discuss ko na lang muna yung educational purpose. Say, for example, may kulig ako na nagpunta ng Australia because she wants to learn how to do business and commerce, and then there's another one na she wants to do law and try dentistry. So, hindi na rin masama kasi as long as ikakaganda ito ng pagtingin mo sa sarili mo, or if you want to just like have a breather outside of nursing or outside the four corners of the hospital, you can definitely apply to it. And malay mo, ma-approve yun agad ng nursing and hospital management niyo. But, syempre, tansya-tansya na lang din kung 5 na yung naka-career break dun sa staffing niyo sa ward, baka next year ka na lang din makapag-file ng career break, di ba? Pero hindi na rin masama. And according to my research, the maximum length of career break here in Ireland is 5 years. So, okay na rin yun. So, say for example, 20 years of your nursing service ka na. So, by the time na nabuo mo yung 20 years na yun, nakapag 5 taon ka na career break. Wow! Okay na rin! The best part about taking a career break is that you have the opportunity to go back to your old job. Whether full-time staff nurse ka or part-time staff nurse ka lang, pwede mo tawagan yung nursing management, and then after a year of your career break, you can just immediately go back, and then hindi man maibigay sa iyo yung position or area mo dati, at least meron ka pa rin something na mababalikan. Especially kung nagkaroon ka ng financial difficulty during your career break, importante na magkaroon ka ulit ng backup
na trabaho, di ba? Yung iba nga dyan eh, binalikan mo na, pinasaya mo na, kaso pinaasa ka pa rin, iniwan ka pa sa ere. Pero di ko kaya. Alam mo yan, Beth! Yan lamang po. Maraming, maraming, maraming salamat guys sa panonood ng aking first vlog. Thank you po sa lahat na nag-like, nag-comment, nag-share sa kanilang feed. Dun sa mga tao rin na nag-subscribe and nag-press pa talaga ng bell notification. Na-appreciate ko po yan. Lalo na rin dun sa mga tao na nagbigay ng constructive criticisms, good feedback, and then also comment and any reactions. Nag-take note po talaga ako para mas ma-improve ko pa yung pag-vlog ko. Don't forget to hit like and subscribe kung sa tingin niyo naging helpful din tong itong video na to, alright? Gusto ko lang din po mag-share ng a small testimony about the preaching na talaga naman na-bless ako. This came from Pastor Peter Tanchi ng CCF about series ng Motivate, which is The Last Part and Trust. So, kung nahihirapan ka magsimula muli dahil may pandemic, or sa tingin mo, hindi mo na alam yung nangyayari sa buhay mo, kung feeling mo minsan parang wala ka ng pag-asa sa buhay, tapos iniisip mo pa yung judgments ng ibang tao sa'yo dahil meron kang nagawa in the past, this is really important. What you do does not define you, but in the eyes of the Lord, our Jesus Christ is your real identity. That's who you really are. Kung may gusto kang gawin, preparation is really the key. Ipag-pray mo yan. And do not be afraid, do not be discouraged, because in all things with God, it's really possible. And always remember that God is really in control of everything. Mag-pray lang tayo lagi. And thank you guys for listening to me. I hope I gave something na talaga namang makakatulong sa inyo, and lalo na dun sa mga aspiring nurses na gustong pumunta dito sa Ireland. Yun lamang po. See you on my next vlog, and don't forget to hit like and subscribe. Take care and God bless you all!